So nangangailangan po sila. Yung po yung gusto kong sabihin ngayon, dahil meron pong natanggal na isa ngayon pong 2023. Ang dami po nagtatanong sa mga comment, ang daming nagtatanong sa ating Facebook page, nasaan na si... Magandang hapon, mga kababayan. Hindi na po masyado nakaka-vlog. Po muna tayo dito sa tabing dagat. At marami pong inaasikaso ang personal life. Para po sa mission ngayong 2023. Marami po tayong plano. Marami tayong gagawin. Magugulat na lang kayo siguro kung saan na yung mapupuntahan kong mga mission. Kaya ito ngayong weekend. Dito muna tayo sa tabing dagat. Makapag-exercise. Mahirap po yung walang exercise. Ayan, kalulubog lang ng araw. Meron din po akong i-open sa inyo about sa ating mga scholar. Scholar po ng Pugong Biyahero, Dong Stevie dito po sa Mindoro. Para kasi karapatin din yung malaman, maraming nagtatanong, maraming nagme-message po sa akin about dun sa isa naming scholar dito po sa Mindoro. Pero bago po natin simulan, tingnan nyo muna yung paglubog ng araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming Pugong Biyahero family. Dahil andyan pa rin kayo, ilang halos mag-anniversary na simula ng ako ay nag-charity vlog kasama po si Sir Paul. Siya ay nasa Davao na. Abangan nyo po yung ating mga mission sa ibang lugar. Magugulat na lang kayo, may mission tayo sa iba't ibang lugar. Yun po yung tinutukoy ko. Pero hello po muna sa inyo lahat. Dito tayo nag-vlog para kakaiba naman yung likod natin. Magiging ganito ka-relax. Dahil yun nga po, gusto kong ibalik yung topic. Maraming nagtatanong sa isa nating scholar na nawala po sa pagiging scholar. Gusto ko pong sabihin sa inyo dahil syempre kayo po ang aming mga supporters, sponsors, viewers. Kung wala po kayo, hindi rin namin ito magagawa. Itong ating mga pagtulong, pagbibigay ng scholarship sa mga batang kailangan tayo or kailangan silang makapag-aral dahil wala po silang kakayahan. So nangangailangan po sila. Yun po yung gusto kong sabihin ngayon dahil meron pong natanggal na isa ngayon pong 2023. Ang dami po nagtatanong sa mga comment, ang daming nagtatanong sa ating Facebook page, nasaan na si ganito, si ganyan. Kaya gusto ko pong linawin ngayong araw kung bakit naging ganun yung nangyari. Nawalan tayo ng, natigil yung scholarship ng isang bata. Kaya, kailangan nyo pong malaman yun. Tingin lang tayo ng tao dito. Sino yung kinakausap ko? Yun ang mga bata. Ang dumaan. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi na po siya kasali sa isa sa mga scholar natin dito sa Mindoro. Dahil wala po tayo nakitang progress dun po sa pagpapaaral natin, hindi natin nakikitaan sila ng yung care sa kahalagahan ng pagbibigay natin ng scholarship. So nakita natin na parang wala sila sa focus na mapag-aral yung bata kahit na anong effort natin pagpunta natin sa kanila.
wala yung bata doon, nasa ganyan daw, kung nasaan man. Hindi namin makita yung bata, hindi namin makausap. Kumusta na ba yung pag-aaral ng bata? Dahil pagpunta namin doon, wala si... Ay, wala po dito. Naandun po kay ganyan. Hanapin po namin sa lugar na yon. Hindi rin po namin makita. So, hinahanap din ng sponsor. Sabi ko, hinahanap po namin talaga siya, pero hindi po namin makita yung bata. Ang sinasabi lang nila, ang sinasabi lang nila ay naandun sa tito o naandun po sa yung umampon. Hindi ko po maintindihan, kaya kinausap ko po yung family na nasan ba talaga. So sabi nila kaalis lang daw ganyan pag nakakarating kami sa kanila. Yung tutukoy ko pong bata ay si Brian po, yung batang naglalako ng gulay. Kasi pagpunta namin sa kanila, talagang inahanap namin, kailangan namin makausap. Hindi namin makausap kasi hindi namin alam kung nasaan. Gusto namin malaman ano na yung progress ng pag-aaral ng bata. At saka yung... Siyempre hindi naman pinupulot yung pera ng sponsor. Dahil yung pong lahat ay para po mapag-aral yung bata, nagpapadala sila ng pera. Pinaghirapan nila yon, hindi naman pinupulot yung pera sa ibang bansa. Kaya gusto ko pong sabihin sa lahat ng natulungan namin, sa lahat po ng tinutulungan at tutulungan pa lang, huwag pong sayangin yung pagkakataon na ibinigay ng tulong po sa inyo o pagkakataon makilala namin kayo sa, siyempre it's a way na po ni God na makilala namin kayo, matulungan po kasi kailangan talaga. Yun po yung gusto kong sabihin, huwag sayangin yung mga pagkakataon na ibinigay na pagtulong, kahit ito ay anumang tulong o minsan lang na makilala namin kayo. Sana huwag sayangin kasi hindi naman po pinupulot yung pera sa ibang bansa na mga sponsor natin o nagbigay ng scholarship. Kaya yun po, si gusto kong linawin na si Brian po ay hindi na po namin iskola sa ganung pagkakataon. Kaya marami po nagtatanong bakit, ito po naipaliwanag ko na kung bakit nga hindi na namin sila napupuntahan o nakukumusta dahil po sa ganung reason. Kaya pinapaalam ko sa inyo at sinasabi ko po kasi karapatan din po ninyong malaman na bilang supporters ng Pugong Biyahero Family at Dongs TV dito sa ating channel, kayo po ang mga viewers, dahil kaya kami nagkakaroon ng budget na ipangtulong o kinikita po kahit saan pong paraan dito sa YouTube, sa Facebook page, ay dahil po yun sa inyo. Kaya may karapatan po kayong malaman kung ano po yung nangyari sa ating mga natulungan. So, sana po na-explain ko na at lahat po nagme-message sa akin, nasagot ko po yung tanong ninyo. Yung God bless po and maraming salamat. Abangan nyo po yung ating mga adventure at mga pagtulong at mga mission gagawin ngayong 2023. Sana po gabayan tayo ng Panginoon sa tayong lahat and God bless po. Tara na, mag-swimming na po tayo. Maraming po salamat at magandang hapon po. Tara na sa dagat. Ah.